Grabe. All the time. Atong pagpaka ng Ginoo. So magandang hapon sa lahat nandito. I-recognize ko yung mga pari galing sa Diocese of Lawag. Nandito kasama natin. Nasaan sila? At sa Diocese of Butuan. Galing ako doon. Sa Diocese of Butuan. At ang maganda doon sa diocese nila, ang kanilang obispo ay gusto niya na lahat ng parokya ay matayuan ng Healing and Deliverance Office para hindi nalalapit sa iba. Amen? Amen. Hindi nalalapit na sa mga manggagamot. They will go to their parish priest and they will receive the source of healing, confession, anointing, and the body of Christ. Yang mga sakramentong iyan ay tinatawag na sacrament of healing. Anong tawag sa mga sakramentong ito? Hindi sacrament of healing. Sacrament of healing. Pero karamihan sa mga Katoliko, dahil hindi naturuan sa official na turo ng simbahan, lumapit sa mga manggagamot. Pero yung mga manggagamot, hindi nila alam na ang kapangyarihan nila ay hindi galing sa Diyos. Merong isang manggagamot na lumapit sa akin, Father Darwin, judgmental ka. Alam mo ba, ako ay katikista. At ang patron ko ay si San Vicente Ferrer. Bakit sinabi mo na galing ito sa ibang source, hindi sa Diyos? Alam mo, Father, araw-araw ako magsamba. Kahit walang misa, sasamba pa rin ako. Ako po, Father, ay katikista. At sabi ko sa kanya, Nanay, dahil katikista ka, nababasa mo ba ang CCC? Nandito pala ang professor ko, Brother Wendell Talibong. Saan mas Brother Wendell? Nandito na, Brother Wendell? At si Brother Tata Rosal, mga professor ko yan sa Deliverance. Alam niyo ba, ang nag-inspire sa akin sa ministering ito ay hindi exorcist, hindi din pare, mga ordinaryong laigo na mga Deliverance ministers. Kaya nga ay maganda itong ginagawa natin sa Archdiocese of Cebu, Second Lay Collaborators Conference on Deliverance and Exorcism. Dahil yung mga exorcist sa diocese namin, kahit meron na silang kapangyarihan, takot pa rin sa mga demonyo. Pero itong grupo nila, Brother Wendell, kahit laigo lang, ang demonyo ang takot sa kanila. Nandito si Dr. Diching, Brother Rolly Bangos. Nandito sila? Oh, hindi pa na dumadating, no? Pero kasama kami, naghanap sila ng matulugan ngayon. So God is good all the time. Patuloy tayo ni Nanay, yung albularyo, manggagamot. Sabi niya sa akin, Father, alam mo ba, ang dami kong pinagaling. Mahihirap sila, Father. Yung mga doktor ay hindi nakapagaling sa kanila. Pero sa paglapit nila sa akin, gumagaling sila. At sabi ko ni Nanay, Nay, huwag mo ipromote yung sarili mo. Ipromote mo ang sakramento ni Kristo. The sacrament of healing. Healing without sacrament is competing Jesus Christ Himself. Uy. Yung pre-over-over ninyo dyan, without promoting the priesthood of Jesus Christ and His sacrament, you are competing Jesus Christ Himself. Saan mababasa sa Biblia? Sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat na tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ang makapasok sa aking kaharian. Lord, pinagaling namin ang mga may sakit sa pangalan mo. Pinalayas namin ang demonyo sa pangalan mo. Gumagawa kami ng malaking mga milagro sa pangalan mo. Ang sagot ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Uy, hindi ko kayo kilala. Delikado ito. Bakit sinabi ni Kristo yan? Dapat makinig tayo sa kanyang inang, sa kanyang simbahan. Unang Timoteo chapter 3 verse 15, ang iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan.
Ano ang simbahan? The pillar and the foundation of truth. Saan tayo makikinig? Hindi sa panaginip mo. Uy, Father, sa vision ko, Father. No, vision. Ang Diyos ay nagtayo na. Noong unang mga araw, wala pang iglesia. Pero ngayon, saan tayo makikinig? Ang last say natin, hindi yung panaginip mo, hindi yung vision mo, kundi ang divine institution founded by Jesus Christ. Why? Because the church is the pillar and the foundation of truth. Amen? Nandito na tayo sa simbahan. Ang tanong, nakikinig ba tayo sa simbahan? O ang pinakinggan natin, yung gusto lang natin? Ating babasahin ang Catechism of the Catholic Church. Hindi ko mabasa dito, no? Alam mo nito? Ha? Kayo lang makabasa. Mababa naman ako. Okay? Dito sa Catechism of the Catholic Church. Oh, ako ang nakita dito. Saan na yung, ano? Okay, Jesus, itong topic ko, Jesus is the only Savior. Punta tayo sa Catechism of the Catholic Church 21:16. Ito, all forms of divination are to be rejected. Balik tayo ni Nanay Elvira, isang albularyo, isang magagamot na katekista. Alam nyo ba, yung mga magagamot ay deboto katoliko. Nagdadala pa ng mga devotion. Hindi nila alam. Dahil ang nalalaman nila ay instrumento sila sa Diyos. Katulad ni Nanay Elvira. Pero dito sa official teaching ng simbahan ay ma-enlighten tayo. Dahil yung mga demonyo ay magpa-as-if ng Mama Mary, magpa-as-if ng mga devotion na lagi ninyong nilalapitan, ipinopromote. Totoo yan. Okay, pasama na ang iyong tingin sa akin. Bahala kayo. Sabi dito, sabi ko ni Nanay, Nay, nandyan sa Catechism of the Catholic Church, all forms of divination are to be rejected. Ano sabi ng simbahan? All forms of divination are to be rejected. Sabi ni Nanay, hindi lahat. Dahil si San Vicente, Fatron ko, Father, si San Vicente. Hindi lahat. Ano ba ang Bisaya nito? All forms. Lahat. Hindi naman sinasabi dito, some forms of divination are to be rejected. Ano sabi dito? Uy. Lahat. Why? Patuloy. Recourse. Basahin nyo. Recourse. Ano masasabi mo dito, Nanay? CCC po ito. Bakit? I-reject natin? Recourse, Satan, demonyo ba yung si San Vicente Ferrer, Father? Hindi. Demonyo ba yung araw-araw magsamba? Hindi din. Pero ang tanong ko, kailan ka nagsimula na manggama? Nung ang lula ko, Father, malapit na mamatay, yung lula mo magagamot? Oo, Father, pinasa ko. Ah, yun. Sino bang nakatanggap ng pasa dito? Ano sabi dito? Recourse to Satan or demons. Official teaching ng simbahan yan. Ano ba yung CCC, Father? Na pinagsasabi mo, katikista ka, hindi mo alam yung CCC? Mag-sisi ka. Hindi mo alam yung CCC. Catechism of the Catholic Church. Bakit? It is a recourse to Satan. Ang iba ay sa pamagitan ng kidlat. Uy. Ang iba ay sa pamagitan ng mga occult amulets sa pamagitan ng kanilang kamay. Nakita niyo yan sa YouTube? Oh, papatayin kita. Magkukulam ka, ha? Hindi mo ba alam kung sino ko? Then sisigaw yung ano? And then, ma-impress naman tayo. This is not from God. Recourse to Satan or demons. Kung meron man sa atin ngayon, renounce it. It is not from God. Anong nangyari ni Nay Elvira? Hindi siya convinced eh. Hindi siya convinced. Sa official teachings ng simbahan. Patuloy nating babasahin ang official teaching ng simbahan. Okay? Patuloy. Conjuring up the dead. Falsely supposed to unveil the future. Yung mga manghuhula. Patuloy. Uy, kasali pala yung horoscope. Astrology.
palm reading, interpretation of omens, and lots of phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums, all conceal a desire for power over time, history, the last analysis of other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, loving fear that we owe to God alone. Yun ang sinasabi ko ni Nanay. At sabi ni Nanay, hindi ako convinced siya. Basta ako, magpatuloy lang ako. So, sige na, ipatuloy ka sa gawain mo as long as narinig mo na yung official na turo ng simbahan. Hindi siya convinced yan eh. At nagpa-bless siya ng sacramentals, yung holy and exercise oil, lahat ng pari makabless dyan. Bili lang kayo sa aklat ni Father Sikia, lapitan nyo yung mga pari ninyo, Father, i-bless mo ang mga sacramentals natin using the prayer of the church. Hanap kayo sa pari na close ninyo para mautusan nyo sila. Makapangyarihan sila eh. Yung mga pari, makapangyarihan yon. Hindi lang nagamit yung kapangyarihan nila. Amen! God is good! All the time! Ang nangyari mga kapatid, yung holy and exercise oil niya, ininom niya pagdating niya sa bahay niya. Pag inom niya, napaso yung dila niya. Ang init. At nawala siya sa kanyang sarili. At yung mga demonyo sa katawan niya ay nag-communicate sa atin through messenger. High-tech na yung mga demonyo. Tumamit na sila ng messenger. Oh, updated kayo, hindi. Pero yung mga demonyo, nag-chat through messenger. Ang sabi ng mga demonyo, mga between 12 to 3, demonic hours po yan. Sabi ng demonyo, Hoy Darwin, huwag ka nang babalik sa aming parokya. Tinuturture mo kami. Kailan na-torture ang demonyo? Sa pag-inom ni nanay ng holy and exercise oil. At Darwin, huwag ka nang babalik dito. Dahil kapag babalik ka dito, papatayin namin siya. Handa ka na ba na magdaos ng misa para sa kanyang kaluluwa? Sabi ng mga demonyo, Darwin, amin na ang kanilang mga ninuno. Hindi ka papari, amin na sila. Amin na sila. Sa kinaubahan, yung sinanay ay normal na. Nag-chat si nanay, Father, hindi ako nag-chat sa iyo niyan. So, hindi to kaling sa iyo, dahil plural. Huwag ka nang babalik sa aming parokya, tinutorture nyo kami. So plural. Singular ka na eh. No? So hindi yan sa'yo. So nay, lapit ka dito sa office natin at i-deliverance ka namin. So i-deliverance namin si nanay. Nag-sign of the cross lang ako in the name of the Father. Normal si nanay. Walking possess pala si nanay. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ay, sumigaw na si nanay. Marami kami sa kanyang katawan, Reverend Father Darwin. Marami kami. Huwag kang magpakialam sa amin. Marami kami. So pinakita ko yung hindi ako naka-video sa unang deliverance namin. Hindi ko akalain na walking possess si nanay. So ipakita ko yung video sa inyo, ha? Okay lang kayo? Ready na kayo? Ready na kayo? Ready na tumakbo? Huwag kayong matakot sa demonyo. Ang demonyo ay takot sa mga taong may alam. Nag-deliverance ako ng isang possess. Ang pumasok sa kanyang katawan ay si Lucifer. At si Leviathan, no, yung mga hierarch na mga demonyo. Tinanong ko yung mga exorcist, makatanong sa mga demonyo. No? Parang si Boy Abunda, usap tayo. No? In the name of Jesus, tell me your name. And then sabi ng demonyo, I am Lucifer. We are many, we are legion. Sabi ko ng demonyo, are you afraid of all the faithful? No, we don't. Sa mga taong walang alam. Ano? Sa mga taong walang alam. So ipakita namin sa mga kasamahan namin na mag-deliverance ni Nanay Elvira. Nanay Elvira lang. So glance lang ha. Huwag kayong mag-video. Dahil yung mga video nyo mabuti. Dahil yung mga demonyo ay nagtatago, hindi na gusto na ma-reveal sila. Kaya nga, i-post mo na. So, bago natin ipakita, okay mag-video ha, dahil yung mga demonyo ay nagtatago sila. Wala kayong cellphone? No, mas mabuti. Hindi masira yung cellphone ninyo. No, safety yung cellphone niya.
dahil yung mga demonyo ay yung video natin, sinisil natin yan para hindi nila magalaw. At ipakita ko ito sa inyo ngayon. Dahil ang mga demonyo ay nagtatago, hindi, ito ang official na turo ng demonyo, walang demonyo. Ito ang official nila na aral. Walang demonyo. Demon doesn't exist. Demon doesn't exist. Yan ang official na turo. Yan, bibidyuhan ninyo, magagalit sila. Agoy! Sabi na naman, agoy, bidyuhin ko. Mapriso ka! No, okay, magkuha ng video ha. So, ipakita natin, si Nanay Elvin. So, dito, hindi na masyadong wild. Yung nadala namin ay hindi siya wild na sa video na napasa dito. Pero meron pa ko ipakita sa mga ibang video. So, nawala na sa kanyang sarili. Pinakita namin na si Nanay sa mga video niya. Sa Father, it is really true. It is not from God. So, nag-surrender na si Nanay ngayon sa simbahan. Pinopromote na niya yung pagkapari ni Kristo, the sacrament of healing. At si Nanay ay mag-bless ng tubig. Mag-bless ng mga... Oh, wala ka namang kapangyarihan na hindi ka naman pare. Uy, yung mga albularyo, mag-bless ng tubig. Uy, mag-bless ng oil. Pare ka ba? Makitahimik kayo. Galing kami doon, Father. Satan is real. At merong isang, ano, yung prayer of the church, lahat ng deliverance prayer, nakasentro sa pangalan ni Kristo. In the name of Jesus, I break the seal, the consecration of blindness. Ang sakit niyan, no? Sa mga walking process. In the name of Jesus. Yung aklat ni Father Sikia, grabe yun. At meron kaming pasyente from... nandyan ba si Nanay Jima, dong, no? Yung video ni Nanay Dong Gerard. Video ni Nanay Jima. At si Nanay Elvera, sinabihan niya yung mga kasama niyang manggagamot. Sabi niya, uy, recourse to Satan pala yung ating paraan. Sabi ng Ate Jima, alam mo ba, Father, na si Mama Mary ang patron ko? 2,000 Hail Marys. 2,000 Hail Marys ang aming devotion. Hmm. Hindi lahat, ha? No? So, ang nangyari, 2,000 Hail Marys ang kanilang devotion. So, para sa kanya, ay galing talaga ito sa Diyos. Yung kapangyarihan niya ang namang gamot. Amen? So, Nanay Elvera at Nanay Chema, they are practicing it in good faith. Hindi nila alam. So, kaya nga, pinaalam namin sa inyo ngayon ang official na turo ng simbahan. Okay? Sabi ni Nanay Chema, hindi ako mag-react dyan. So, bakit ka nandito, Nay? Ipag-pray mo ako, Father. Hindi ako mag-react dyan dahil si Mama Mary yung devotion namin. May kapilya pa kami. Mga pari pa ang nagmisa. Umbispo pa. Tingnan natin. Sinanay. Pakita lang, counting video lang ha. Makang video kayo dyan. Ganit dyan. So, si Nanay Gemma, katulad din ni Nanay Elvera, reluctant siya na mag-surrender. Pinakita namin itong video sa kanya, Father, totoo talaga ang sinabi ng simbahan. Ano sabi ng simbahan? All forms. Not some forms, but all forms of divination are to be rejected. Why? Recourse to Satan, ang simbahan, and demons. Amen? Satan is master of deception. Merong dumapit sa atin, Nanay, sabi niya, Father, lahat ng nobena ko na, pinag-pray ko na para sa anak ko. Father, bakit nagkakalanan yung anak ko? Every week, mabilanggo. Every week, mabilanggo. Maproblema ka, mabilanggo yung asawa mo, kahit isang beses lang. Yung kanyang anak, every week, gagawa ng krimen, minor eh, minor de edad. So, makalaya lang agad. Noong na-discoveryhan namin, interview namin yung bata, yung mga kapatid niya ay lumipat na ng tirahan. Nandun na sa kanyang mga lola. Siya na lang isa, mag-isa sa bahay nila. Bibigyan na siya ng konsumo, pagkain, para sa kanya. Siya na lang mag-isa. Hindi niya maintindihan yung sarili niya. Lagi na siya nag-attempt mag-suicide. At nung na-interview natin siya,
member pala siya sa Satanism. Totoo na merong mga satanista na sa ano yan, sa Bohol ha? Yung Bohol ay very religious na lugar. Pero siya ay member ng Satanism. Nag-blood compact pa sila ni Satanas. Nandito, oh, may black mass sila. Magkatay sila ng kambing at ilagay nila sa chalice of Satan yung dugo ng kambing at yung kanilang dugo. At mag-celebrate sila ng black mass. At meron silang nanakawin na katawan ni Kristo. At i-secret nila yun. No, marami silang ginagawa na sacrilegious against sa katawan ni Kristo. So, ipakita ko ngayon yung video niya. Ha? At lahat ng mga krimen na ginagawa niya, hindi niya alam. Nagawa ko yun. Kung maging normal na yung isipan niya, ha, nagawa ko yun. Hindi ko yun alam. Kapag mayroong mga maritis dito, no, maraming mga saksi na sinasabi niya talaga yan. At sabi ng maritis, hindi ko yan alam. Walking process yung maritis na yan. Kung nagsasalita siya na sa totoo. Wait, maraming, alam nyo, totoo yan. Kapag hindi mo alam yung ginagawa mo at nakakause ka na ng trouble ng mga kasamahan mo, walking process ka. Kapag alam mo na hindi mo alam. Yung sinasabi ng mga tao ba, sinabi mo yan, narinig namin. Hindi ko yan sinabi. Hindi nila niya alam na sinabi niya. Meron kami pasyente dahil walking possess siya. Yung mga demonyo nag-control sa kanya. So, kaya pala, maintindihan natin ang sinabi ni San Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 12. Bakit hindi kayo nagsulat? Kapag swertres, amtik, no? Ephesians chapter 6 verse 12. Hindi tao ang ating kaaway, kundi ang mga masamang espirito. Sino ang kaaway natin? Hindi tao. Masamang espirito. So kailangan natin na deliverance. Yung right dose ng mga demonyo ay deliverance. Ang nangyari mga kapatid, nag-schedule kami for deliverance sa kanya. Ipakita ko muna yung video ni sa batang ito. 17 years old. A cursory glance lang ha. Ito ang nangyari during deliverance. So hindi na siya, walang gana na mag-attend sa kanyang pag-eskwela. Wala na siya, gana. No? Si Alexander. Na siya pumasok sa kanyang eskwelahan. Kahit walang klase, papasok pa rin siya. At ang batang ito, college na ngayon, nag-accelerate siya, grade 2 pa siya sa mga panahong iyon, grade 2. Pero nag-accelerate siya dahil matalino ang bata. No? At dahil sa prayer of the church, not prayer of Father Darwin, meron akong parokyano. Sabi niya, Father, makapangyarihan yung lolo mo. So bakit? Bakit? Nasabi mo yan. Dahil ang dami mong pinagaling, dami mong pinalayas ng demonyo. Say, hindi naman albularyo ang lolo ko. Ang kapangyarihan na natanggap ko by virtue of my baptism, by virtue of my ordination, by virtue of the sacrament of Christ, diyan nang galing ang kapangyarihan natin. Hindi sa iba't ibang bagay. Amen? Na, alam nyo, yung batang ito ay laging nakasimangot. Pero ngayon, magaan na yung mukha niya. Isang beses, ang batang ito ay nag-decide na sasama sa amin. Dahil may talk ako.
sabi niya, Father, okay ka lang ba na sasama kami sa'yo? Okay lang, baka basta magpaalam ka sa nanay mo. So, tinawagan niya yung nanay. Nanay, mama, hindi ba ako sasama ni Father Darwin? So, oh, okay lang, anak. Dahil mag-evangelizer na, one of the evangelizers na natin, itong batang ito. At sabi niya, Mama, huwag kang magpagabi ha. Mama, mag-ingat ka. Mama, I love you. Grabe na. Hindi lang siya na-liberated from the evil spirit. Nabago pa ang kanyang buhay. Sinong nagbago sa kanya? Si Kristo mismo sa kanyang mga sakramento. At sa dasal ng simbahan. Hindi yung dasal ni Lolo na hindi siya mamatay kapag hindi mapasa sa'yo. Okot po yun. Yay. At merong lumapit sa atin, mga Aglipay. The whole family, members of Aglipay. Yung Gregorio Aglipay. Parang katoliko din yung mga ritual nila, di ba? Yung si Gregorio Aglipay ay isang pari. So, mga dalawang buwan na, hindi na siya makatayo, hindi na siya makalakad, nahihirapan ng huminga. At nilapit na nila sa mga doktor. Pero walang findings ang mga doktor. Dahil merong dalawang uri ng sakit. Natural, pangalawa is beyond natural, or preter natural. Kulam, barang, totoo yan. So siya ay biktima ng barang. Okay. At hindi lang siya biktima ng barang dahil lumapit siya sa maraming mga manggagamot. So dumudublin ang mga espiritu na ka-attach sa kanyang katawan. Isang manggagamot, isang demonyo. Lumipat ka naman ng ibang manggagamot, dalawang demonyo. Nag-island hopping mo sa mga demonyo. No? So, dahil recourse to Satan or demons, di ba? So, mahigit na sa 20 ka mga tambalan. Meron din mga spiritista nilapitan niya. So, binigyan natin na siya ng series of deliverance. Ipakita ko muna yung video natin ni Kaipan. So, dandahan na normal yung kanyang pakiramdam. Pero marami pa ding demonyo sa kanyang katawan. No? Pero lumakas na. Silver! Ah, ito. Makita natin. Tingnan muna natin yung video niya. Hinahanap pa, no? So, itong pamilya niya ay hindi natin mabigyan ng sacrament dahil aglipay sila. So, ang naibigay ko lang sa kanila, yung deliverance prayer ng simbahan. At sinabihan ko sila, no, yan lang ang maibigay ko sa'yo, sa inyo. Pero kung pag-aralan niyo ang katotohanan, maibigay ko yung lahat, pati ng source of healing. At nag-decide sila, kusang loob, at sa pag-aaral nila sa simbahan, ang simbahan pala ang tunay. So, buong pamilya ay lumipat sa simbahan. Dahil gumaling siya sa pamagitan lang ng prayer of deliverance. Pero yung pagkagaling niya is partial healing lang. Dahil inaharas pa siya ng demonyo. Sinabihan ko siya, kapag ma-embrace mo ng buong-buo ang katotohanan, you will be fully healed and liberated from the evil spirit. Dahil wala pa silang kasal. Yung kasal nila ay kasal sa Aglipay. So, nag-decide sila na lumipat sa simbahan. So, hindi na sila dapat bautismuhan dahil nireceive naman ng simbahan yung Trinitarian formula na bautismo. So, nangumpisal na sila sa atin at nagpakasal. Completely liberated and healed na sila. Rosario, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Okay, may gumanya, pero kaso grasya. Totoo, hindi. Maraming mga attached demons, hindi pumasok, attached demons sa ating katawan ang lumabas, ang umalis. No? Makapangyarihan yung rosaryo. No? Kung araw-araw tayo mag-rosaryo, lahat ng mga demonyo naka-attached sa katawan, naka-attached sa ating bahay, lalayas yan. Amen? Saan ba pupunta, Father? Sa yung kapitbahay na hindi nag-rosaryo. No? Totoo.
daw yan. Pumunta kami sa Bantayan Island. Pagpunta namin doon, mayroong taga-Bantayan dito. No? Bantayan. So, pumunta kami sa kanilang parokya. Sabi nila, ang request nila sa akin, the whole day is catechism, second day is deliverance sa lahat ng parokyano nila. No? Yung team ko, dinala ko lahat. No? Nung na-deliverance kami, ang daming nag-react. Sabi ng pari, totoo talaga. Totoo talaga. Hindi ko alam ito. Akala ko, pass mo lang. O, hindi ka buhi. Pero totoo talaga na maraming nag-react. Ngayon, kahit mag-deliverance tayo ngayon, no? Sige, Father, daw. Alam nyo, nung pumunta ako dito sa ano, sa meron nag-invite sa akin. Hindi ko lang pag-ngalanan ang religious community. Baka nandito sila. Nung pumunta ako sa Lourdes, meron sa Lourdes sa Labangon. Oh. Hindi marinig. Ito. Hindi marinig nila dun sa likod. So, nalapitan ko. Narinig na ninyo? Okay. So, ang nangyari, yung heads sa kanilang community, meron silang katulong sa bahay. Father, pwede deliverance mo kami? Pamilya lang? Baka may mag-react. Yung isang pasyente na mag-react, walking process, hindi ko alam na may mag-react sa inyo. Pagod na pagod ako. Sige na lang, Father. Maawa ka sa amin. Kami lang, pamilya. No? So, yung head sa kanilang community ang nag-ingin ng pabor. Na, sige. Yung kanyang katulong, sinabihan niya, bakit ka nagtago dyan sa CR? Ito ka rito ka, ipadeliver sa kita ni Father Darwin. Baka mag-react ka. Pero mag-react ka. Baka mag-react ka na. So, kinuha niya yung kapit-aning katulong niya. Dito, ikaw na magpa-deliverance. So, normal lang yung katulong niya. Siya ang panghuli. Sabi niya, ako na Father, ang panghuli. Siya pala, tatlong demonyo nasa katawan. Sabi ng katulong niya, Ma'am, ikaw pala maraming demonyo. Yung leader na iyon sa religious community, tatlong beses magsamba isang araw. Uy. Tatlong beses magsamba. So, malalaman lang natin, huwag kayong matakot. Dahil, itong prayer ng simbahan, prayer of the church, nasa klat ni Father Sikia, makapangyarihan. Yan. At sa pamagitan niyan, mapalayas natin yung mga demonyo na nagharas sa ating pamilya, nagharas sa ating kapilya, at sa ating mga parokya. Amen? Higit pa kayo sa nanalo sa loto ngayon. Huwag kayong matakot sa demonyo. Pumunta ako sa Diocese of Butuan. Pagpunta ko doon, yung classmate ko, may lumapit sa akin from Davao. At nagsabi sa akin na, ito ang nangyari sa akin, Father. Parang walking possess ito. Sabi ko sa classmate ko na pare, Bradix, kuha ka ng stola. Anong kulay, Bradix? Violet. Kumuha yung classmate ko na pare, violet na stola. At sabi niya, Bradix, ito na yung stola. Isuot mo. So, bakit ako ang susuot? Ikaw mag-deliverance sa kanya. Tuturuan kita. So, wag, Bradix, wag. Natatakot ako. Natatakot ako. Sinabihan ko siya, alam mo, yung kinatatakutan mo, mas takot pa yan sa'yo. Sa totoo? Sa totoo. So, isuot mo na yan ng, ang stula mo. Sinuot niya. Kinuha ko yung stula niya at inagay sa balikat ng babae. Alam nyo, hindi pa nagsimula ang prayer, nag-react na sa stula niya. Sabi ko, tingnan mo, natatakot sa'yo. So, no. So, mag-focus ka sa prayer. So, ang nangyari mga kapatid, ang Tagalog lang na-inverted yung ulo niya. Nabalik. Ang ulo niya ay nasa ibaba, yung mga paa niya ay nasa taas. Sabi ng classmate ko, in the name of Jesus of na. So, hinawakan ko, huwag kang matakot. Sabi niya, Bradix, kung wala ka pa, kanina pa akong tumakbo. And then, patuloy ka, mag-focus ka sa prayer. Anong sabi ng Diyos sa atin? Ating babasahin ang Luke chapter 10, verses 19 to 20. Samay tayo. Ito ang nakasulat, mga kapatid.
Luke chapter 10 verses 19 to 20. Ating basahin ha. Behold, I have given you authority. Anong binigay ni Kristo? Sinong nakatanggap? Lahat ng nakatanggap ng bautismo, you receive the authority. Ano ba yung authority na yan? Patuloy na magbasa. To trample upon serpents and scorpions. Ano? Ito, mga demonyo po ito. Trample upon? Tingnan mo yung image ni St. Michael. Tinapakan lang ni St. Michael ang demonyo. Totoo, hindi? Tingnan mo yung Legion of Mary na image. Tinapakan lang ni Mama Mary yung serpents and scorpions. Yung mga demonyo ay no, nandito lang sa ibaba sa atin. Kaya nga, ang mga demonyo sa Genesis chapter 3 verse 15, kakagatin ng demonyo ang paa ng babae. Bakit? Nandito lang, hindi kalibel ang mga demonyo sa atin. Yan ang katotohanan. Amen? Natatakot pa kayo? O, nandito lang yung demonyo? Dahil yung mga demonyo ay puno ng takot. Ano ang demonyo? Puno ng takot. So, yung mga tao na namumuhay sa takot, namamana nila yan sa demonyo. Sabi ni Kristo, maraming beses, do not be afraid. Yan ang sabi ni Kristo. Ang mga pari ngayon ay namumuhay sa takot. Ang mga parokyano ay namumuhay din. Namamana nila yan sa pari nila. Ano? Totoo, hindi. Maraming mga pari ngayon namumuhay sa takot, hindi namumuhay sa pananampalataya. Anong sabi ni Kristo? Patuloy natin to trample upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Another translation niyan, so that you can overcome all the power of your enemy. Hindi sinabi ni Kristo, you can overcome some of the power of your enemy, but all. Merong nag-message sa atin, Isaiah ito na, pero i-translate natin ha, merong banggiitan na mambabarang, na binarang na yung pastor, taga Bohol, nag-message sa atin. Babasahin ko lang literal yung message nila sa atin. Hanapin ko muna ha. Hindi ko napasa dun sa ano, kasama natin. Ito ang sinabi ng kanto nga tao in si naglibog siya. Ito ang message niya. May tao na itong taong ito ay magkukulam, namabarang. Kaya nga no, kuno ni hinay ang iyang gahom. Bakit kuno humina yung kapangyarihan niya? Na maupa kuno ang iyang pag-renew. So may renewal pala. Bagong taon, January, renewal. Anong pang buwan? Sa ano, Beri Santo? Walang sounds? Ito. Take two. Take two tayo. Sabi ng nag-chat natin sa convo nila, sa isa sa mga membro ng pamilya, ito. Yung mga barang na ano siya, nag-doubt na sa kanyang kapangyarihan. Lalo kuno ni hinay ang iyang gaho. Yung kanyang kapangyarihan ay humina. Nga, bago pa niya na-renew ang kapangyarihan niya. Humina agad. Ang nahitabo manggod na ay taga Bilar, Bohol, nga usa ka pastor. Meron daw isang pastor na taga Bilar, Bohol, na kanyang kinulam. Ang kanilang kasunduan na hindi niya papatayin. Bigyan lang ng sakit na magdusa hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. At dapat, kinsa ang duulon nga mananambal, dili jud siya maayo. So lahat ng lalapitan niya ng mga manggagamot, dapat hindi siya mapagaling. Pero itong binarang niya ay lumapit kay Father Darwin.
dun sa office of healing and exorcism. Na ayaw man siya, gumaling siya, yung pastor. At sabi ng magkukulam, humina talaga yung kapangyarihan niya. Unya, nabalitaan po niya nga ang iyang gibaran na ayaw sa pari. At nabalitaan niya na gumagaling itong taong ito sa pamagitan ng pari. At sabi dito, nakaingon jud siya nga naapay mas gamhanan pa kaysa iyaha. So meron pang makapangyarihan kaysa kaniya. Sugod kay sukad kuno pagsugod niya og pagpanambal, wala pa kuno'y nakalupig sa iyang gahom. So sa pagsimula niya sa kanyang paggamot, wala pa ni isa ang nakapagtalo sa kanya. So high rank yung demonyo sa kanya. Kay kada-renew niya sa iyang gahom, makalakaw man siya sa tubig. Murag si Kristo. Every time mag-renew siya sa kanyang kapangyarihan, makalakad siya na sa tubig. So, grabe. Parang si Kristo. Si Father Darwin, hindi makalakad sa tubig. Pero makalakad ako kapag mabaw, no? Sabi ng money ang sumpay, mao nga nagdesisyon jud siya ang magkukulam na iyang isurrender ang iyang gahong kay doon na pa'y mas kamhanan kaysa iya. Balik tayo sa Ebanghelyo. Ano sabi ng Ebanghelyo? Luke chapter 10. Over all, the power of your enemy. Lahat ng... Yan ang sinabi ni Kristo, hindi ako nagsabi niyan. Si Kristo ang nagsabi nito. So that all you can overcome all the power of your enemy. Hindi sinabi ni Kristo that you can overcome some of the power of your enemy. But all... Wow, is it amazing? Is it surprising? Isn't it? Atong pakpakan, bigay puri ang ating Panginoon. Ipatuloy pa natin ang pagbasa. Ipatuloy pa natin. Nevertheless, nothing. Wow, walang makapagsakit sa'yo. Nothing. Kapag merong mga pari na makikinig sa akin, ito ang i-highlight ko. Nothing will harm. Bakit matatakot tayo? Nothing will harm you. Amen! At dahil sa salita ni Kristo, nung una, nakikinig ako sa salita sa mga pari na mga marites. Huwag tayo tanggap dyan. Baka maritalin tayo ng mga demonyo. Anong sabi ni Kristo? Balik tayo. Ano ang kanyang sinasabi sa atin? Nothing will harm you. Kayong lahat nandito? Nothing. Naniwala ba kayo sa sinabi ni Kristo? Mahigit pa kayo sa nanalo sa loto ngayon. Meron na kaming pasyente na for how many months hindi pa na-liberate ng demonyo. At sabi ng ina, Father, puntahan mo yung bahay namin. Infested yon. Kaya napusis yung anak ko. Dahil ang dami ng mga tao pumunta sa office natin. Kahapon, more than 100. Mga 109. May isang araw, 209. Ang dami. Kung hindi natin gawin ito, ang daming procedure na ginagawa natin, hindi lalapit yan sa atin. Sasabihin natin ng mga tao, huwag kayong pupunta sa mga albularyo. Yung mga exorcist ay hirap malapitan. Paano natin maprotektahan ang mga tao kung marami tayong mga requirements? Uy. Sa Office of Healing and Exorcism natin sa Diocese of Tagbilaran, dahil ang harassment ng demonyo ay hindi lang possession, may obsession. Ano ba yung obsession? Negative yung pananaw mo sa buhay. Kahit marami na ka ng blessing na tanggap, pero wala kang appreciation sa buhay. Obsession yon. Negative yung emotion mo. Down na down ka. Gusto mo nang magpakamatay. Obsession yon. Demonic. Bakit hindi natin i-deliverance agad? Hindi lang possession ang harassment ng demonyo. Anong ginagawa natin? Ipapunta pa natin sa mga psychologists. Yung walang pera.
Uy. Alam nyo, maraming gumagaling dahil binigay natin agad ang prayer ng simbahan sa mga hinaharas ng mga demonyo. Hindi lang possession ng harassment ng mga demonyo. Obsession, oppression, kahit hindi sila possess. Pero merong karamdaman na walang finding sa doktor, walang diagnose ng doktor. Amen? Anong nangyari? Ang daming mga tao na lumapit dun sa Office of Healing. Kahapon lang, last week, last Friday, Saturday, meron from Cebu. Father, 14 years old na ako. Nagdurusa sa aking tiyan. Walang finding sa doktor. Mabigat yung tiyan ko. Pati yung likod ko. Lumapit na kami sa mga doktor. Uy, walang findings. Marami na mga albularyong linapitan namin. Wala pa rin. Sabi ko, maumpisal ka. I-renounce mo lahat ng mga langis galing sa mga albularyo. Lahat ng mga amulets, i-renounce mo. God is more than enough through His sacraments and through His prayer. Amen? Alam nyo, sinusurkat ko lang dahil ang daming tao. Anong ginagawa ko? Sinusurkat ko yung prayer of deliverance ni Father Sikia, approved by the church. Anong ginagawa ko? General prayer for protection kami? General renouncement? Dahil ang daming tao. Nag-general consecration to the Sacred Heart? And Mama Mary? At isa-isa ko silang deliverance. Ikaw tayo. So, masakit yung ano ko, Father, at pati dito. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, isang minuto at 30 seconds, tapos na yung prayer. Kumusta ka na? Father, nawala na. Yung oppression niya. Alam nyo, yung pastor, yun lang binibigay. 1 minute and 30 seconds. Sinusurkat yung prayer dahil ang daming mga tao nangangailangan. The whole morning is catechism. Kinuklose ko na yung office natin 10 a.m. dahil hinahighlight natin ang catechism. Hindi kami magbigay sa inyo sa prayer ng simbahan without proper knowledge. The whole morning is catechism. The whole afternoon is healing and deliverance. Alam nyo, kahapon, mahigit sa 10 ang nag-react. At yung mag-react, yun na ang ipa-ano natin sa procedure natin. Panghuli na yung procedure. Pa-interview na natin. Yung mga hindi nag-react, oppression lang, hindi naman mag-react yun. Yung mga obsession lang. Alam nyo, yung pastor na biktima ng barang, pinagdasalan natin ng 1 minute and 30 seconds. At completely healed siya. Kahit hindi pa siya na-converted into the Catholic Church. Amen! God is good! All the time! Lahat ng pari are healers. Dahil magka-administer lahat ng pari sa sacrament of healing. Amen! Merong isang binatil yung tumatawag sa akin. Father, yung nanay ko, isang buwan na sa ospital. Pinauwi na kami sa doktor at may tanong na siya sa buhay niya. So, ganun ba? Tutulungan kita. Sagot ng binatilyo, Father, nandito na kami sa pilar. Pupunta ka ba sa pilar? Hindi. Paano mo kami matulungan? I'm not the center of healing. I'm not the center of liberation. Go to your priest. Receive the source of healing. Confession, anointing, body of Christ. Sino bang makapangyarihan? Yung katawan ni Kristo, yung amulet ninyo. Yung habak ninyo. Bakit lagi kayong nakasuot sa habak ninyo? Makapangyarihan yung mga sakramentong yan at nasa kamay ng lahat ng mga pari. Therefore, all priests are healers. Amen! Ngayon, huwag kayong lumapit sa akin, punta kayo sa pari ninyo. Bakit? Mapanatiko kayo. So, yan ang instruction ko sa binatilyong ito. Father, what about my oil? My water? My olive oil? May rock salt? Magkita tayo sa cathedral. Bukas, day off ko. Magkita tayo. I-bless ko yung mga sacramentals ninyo. Mo, lahat ng pari makabless kahit hindi exorcist. Amen? Yan ang katotohanan.
So anong nangyari? Binibless ko yung mga sacramentals niya. At sinabihan ko siya, go to confession. I-renounce mo lahat ng hindi galing sa Diyos. Hindi ako pupunta sa inyong bahay. Ikaw ang mag-deliverance sa bahay mo. So pwede ba yun, Father? You are baptized. You are baptized. Saan galing yung kapangyarihan natin? Sa sacrament of baptism. Nanay mo ba yan? So, yes, Father, nanay ko yan. Bahay niyo ba yan? Yes, Father, bahay ko yan. Wala, umuwi ka na. Hindi ako pupunta sa inyo. Ikaw mag-deliverance sa bahay ninyo. So, pag-uwi niya, dideliverance niyo yung bahay niya sa araw na Martes. Sa araw ng Lunes, nakatanggap siya ng sacrament of healing, yung nanay niya. Sa araw ng Martes, na-bless natin yung sacramentals niya. Pag-uwi niya, dinilibrasin yung bahay niya at yung nanay niya. Sa araw ng Merkules, tumayo yung nanay niya at kumain ng marami at completely healed. Ginamit lang niya yung prayer ng simbahan. Wow, amazing power. Yan pala ang sinabi ni Kristo, lumakad kayo, preach the good news, heal the sick, and cast out the evil spirit. Sinong sinugo? Lahat ng baptized individual. Amen? Hindi lang ang mga pare, pati na ang hindi pare. Yan ang katotohanan na dapat natin malaman. Amen? Higit pa kayo sa nananaw sa luto ngayong araw na ito. Amen! Alam nyo ba, sa araw ng Merkules, namangha sila. Bakit? Ang daming mga insekto lumabas sa kanilang bahay. Ganito kalaki. Hindi alam ng nanay. Anong pangalan ng insektong iyon? Hindi alam ng tatay niya. Anong pangalan ng insektong iyon? Pati yung mga kapitbahay nila, hindi nila alam anong pangalan. Sa buong buhay nila, ngayon lang sila nakakita sa insektong iyon. Kinulikta niya, ilagay niya sa sako, kalahating sako ang na-accumulate niya, yung mga insektong iyon. Sa pagkakita na namin, sabi niya, Father, may tanong ako sa iyo. Ano ba ang pangalan sa insektong iyon? Sabi ko, hindi niyo nga kilalang nakita niyo. Ako pa. Ako pa, tanungin mo. And then sabi ng binatilyong ito, wow, what a power. Bakit pa tayo lalapit sa mga albularyo? Ang kapangyarihan ninyo, wala yan sa 1/4 yung kapangyarihan ng iba. Bakit? We are baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. What a power! Thank you, Lord Jesus Christ. Amen! Huwag na kayong matakot sa demonyo! One time, pero isang pasyente namin, pagpasok ko sa deliverance room, ang nakapasok sa kanyang katawan, ako si Lucifer Darwin, Reverend Father Darwin, hinahamon kita! Kung bakit pinagkalat mo sa mga tao? Bakit pinagkalat mo sa mga tao na kami takot? Hindi kami takot! Sabi ni Lucifer, sa katawan ha, babaeng ito, sayang hindi ko na-record. Hindi ko na-videohan. Sabi niya, Darwin, kung totoong hindi ka takot, huwag kang maghanap ng kakape. Huwag kang tawag ng Panginoon. Huwag mong tawagin ang Panginoon. Huwag mong tawagin si Miguel. Si Miguel, huwag mong tawagin ha. Huwag mong tawagin si Miguel. At huwag mong tawagin ang mga banal. Huwag kang tatawag ng kakampi. Kung matapang ka, Darwin, one-on-one tayo. At tinapitan ko yung possessed dahil parang matapang. No? At nag-unwenting of senses po ako sa kanya. No, unwenting of senses. Nanghina siya. No? Grabe. Lahat tayo ay makapangyarihan kapag alam natin, knowledge is power. Amen?
Pumunta ko sa Kitsaraw, sa Butuan, at sa Ampayon. Merong laging nanonood sa punto por punto. At sabi niya, Father, may aklat na ako, Father Sikia. Wow! Alam mo ba, Father, nung nagkasakit itong anak ko, umiyak yung anak niya na babae. Bakit umiyak ka? Grabe ang kasiyahan ko ngayon, Father. Naligtas ako sa prayer of the church. May isang babae na guro sa Butuan, Bohol. Meron siyang stage 3 cancer. Lumaki na yung dibdib niya, yung suso niya. Lumaki. Ripple na yung pagkalaki. At sabi ko, go to confession. Receive the body of Christ regularly. Sige, mag-deliverance tayo sa ano mo. Anong stage na ito? Stage 3 na ako, Father. Anong payo ng doktor? Mag-chemo na ako, Father. Major operation. Kukunin na yung cyst ko after chemo. Sabi ko, follow the words of your doctor. Dahil makatulong yan. Pero dahil nandito ka na, deliverance ko yung karamdaman mo. Kumuha ko ng holy and exercise oil. Sprinkle ko sa kanya. Suso. Bigla lang sumigaw. Yeah! So, bakit ganyan ka, ma'am? So, hindi ko alam, Father. So, nag-bless ako ng isang galon na tubig. Iligo ko ito sa suso, ma'am. With the name. Hindi ko tinapos yung prayer ulit-ulit hanggang hindi siya na tumigil, sumigaw. Ma'am! Hindi niya mapigilan. Sabi ko, okay, hindi ka na sumigaw. Umuwi ka na. Sa sunod na araw, puntahan mo yung doktor mo, magpa-check. Listen to him. Follow his medical advice. Dahil natural yun, yung karamdaman mo. Nakita sa doktor eh. Pagbalik niya sa doktor, namangha yung doktor. Namatay na yung mga cancer cells sa tutoy mo. You are healed. No need for chemotherapy, no need for major operation. At sa sunod na mga araw, alam nyo, bumalik siya. Na-deform na yung tutoy, suso niya. Pero bumalik na porma muli. Father, na-reform yung suso ko. Totoo? Sama totoo, Father? Hindi ko na lang tinitingnan. Mahirap na, okay. Patingin nga. Naniniwala lang ako, bumalik eh. Go to the whole world, preach the good news. This is not the good news. Heal the sick. Cast out the unclean spirits. Yan ang natanggap natin kailan? Sa panahon na tayo ay nag-receive ng sacrament of baptism. What a power! From our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Anong oras na? Ilan? Meron ba mga speakers, di ba? So, ang nangyari mga kapatid, meron lang kong 5 minutes. No, last 6 minutes dahi. No, tilog ko rin na ito. So, merong 3 buwan na kami nag-deliverance sa pasyente, hindi pa rin na-liberated. In-empower ko yung nanay. Dahil wala yung tatay sa kaila. Nandun sa abroad, seaman yung tatay niya. Sinabihan kong nanay, Nay, hindi ako pupunta sa inyong bahay. Ang daming mga tao dito. Ikaw na ang mag-deliverance sa bahay mo. Ikaw na din ang mag-deliverance sa anak mo. Araw-araw, Nay. Hanggang, dahil kapag mag-deliverance ka, Nay, maturture yung demonyo. Kung araw-araw, Father, natatakot ako, Father. Alam nyo ba, Nay, kapag meron kang pananampalataya, sing laki sa mustard seed, alam nyo ba yung laki, sa kung gaano kalaki yung, malaki pa yung liso ng munggos. Ang liit. Ano sabi ni Kristo? Kung meron kang pananampalataya, katulad sing laki ng mustard seed, you can move mountain. You can do impossible things. Kung sinabihan ko siya, ikaw na mag-deliveran sa bahay mo, hindi ako pupunta. Huwag kang mamuhay sa takot. Kapag
mamuhay ka sa takot, kahit araw-araw pa tayo mag-deliverance, hindi lalayas yan. Papasok yan sa negative emotion mo. Sa pagka, sa pamumuhay mo bilang natatakot ka sa demonyo. So, activate your faith, not your fear. So, sabi niya, sige, Father, activate my faith, not my fear. Pag-uwi niya, nag-deliverance sila agad in the name of Jesus of Nazareth. Nag-react agad yung ano niya, anak, marami kami dito! Hindi pa kayo nakatayo ng bahay ninyo, nandito na kami! Pagkatapos ng deliverance niya sa kanyang bahay, ang kanyang anak na, dineliverance niya. Well, nakaupo siya sa kanyang upuan, yung upuan niya ay hinihila. 5 to 10 meters. Walang naghila. Bakit mo ito? No? Father! Ihinto ko na itong prayer na ito. Huwag kang matakot. Ipahila mo lang yung upuan mo. Dahil kung magpakita na ang demonyo sa external manifestation sa kanyang power, dubli na ang takot ng mga demonyo. Focus sa prayer! Every day! Alam nyo, hindi sila umabot ng 7 beses, 7 araw. Sa loob ng 7 araw, hindi umabot ng 7 beses. Completely liberated ang bahay. Completely healed and liberated ang kanyang anak. Father, hindi na nag-react sa prayer ang anak ko. At sabi ko sa kanina, huwag na kayong bumalik sa office sa healing and exorcism. Bakit, Father? Dahil you are healed and liberated because you have knowledge. Knowledge is power. Amen! Panghuli. Panghuli na, no? Then may question and answer portion mamaya. So, panghuli, merong isang may-ari ng subdivision, 8 hectares. Ang daming mga puno, ang baliti, akasya, nandun. Malaking, ano, parang gubat yung subdivision niya. So, nag-start na sila pag-develop sa kanilang lugar. Nagsimula na sila, no, sa pag-develop. Dahil na-approve na lahat ng mga papers nila. Ang nangyari, yung driver sa bakho, yung malaking baliti doon, itumba na nila yung malaking baliti. Sa paglapit niya sa puno ng baliti, may bumubusina sa kanya. Tut! 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 Sino ba yun? Wala namang ibang bakho dito. Wala namang ibang sasakyan. Dahil walang ibang tao doon. Payapa ang lugar. Pero sino ba yung bumubusina sa akin? So patuloy siya. Palapit na siya sa baliti. Alam nyo, nahirapan na siyang huminga. So, anong nangyari? Tumakbo siya. Sabi niya sa may-ari, Sir, hindi na ako babalik sa lugar na ito. Ang daming mga demonyo dito. May bubusina sa akin. Dun, sir, hindi yun ordinaryo. Narinig ko talaga. Narinig sa kasamahan ko, kaming dalawa. Nakarinig. Totoo. Totoo yan, sir. Hindi na ako kami babalik dito. Nahirapan kaming huminga. Silang dalawa ay naharas ng demonyo. At ang buong may-ari, yung buong pamilya nila, lalo na yung asawa niya, ay nagkasakit. Walang finding sa doktor. At sabi ng may-ari, huwag kang mag-alala, tatawag tayo ng albularyo. So, yung albularyo, sabi, okay, ihanda ninyo yung puting baboy. Walang asin, ha? Walang asin. Walang asin. At puting manok. Bakit puti? Manok, bakit puting baboy? Puti, itayong itlog. So, nangyari? So, nag-ritual na ang mga albularyo. So, ritual na sila doon sa mga baliti. Alam nyo, pati ang albularyo ay hinaharas ng demonyo. Silang lahat, ang kanyang buong pamilya, may sakit. Walang findings sa doktor. At sabi ng albularyo, ngayon lang ako nagka-encuentro ng masamang espiritu na masama talaga. Akala ko, hindi na sila mag-retaliate sa atin. Nag-alay na tayo. So, yung mga albularyo, mag-alay sa mga espiritu
Mayroon dalawang espiritu lang nakagana sa mundo. Espiritu Santo at Espiritu Tonto. So itong mga albularyong ito ay mga pari ito sa mga Espiritu Tonto. Bakit kayo mag-alay sa mga espiritu ganyan? Ialay natin sa ating mga banal na mga santo. Ialay natin sa simbahan at sa banal na espiritu. Amen? So nangyari, tumawag na sa ating office. Father, tulungan mo kami. Pati ng albularyo, Father, tulungan mo kami. So pumunta sa ating mga kasamahan. Ang team ni Father Salon ang nag-pray. Kasamahan ko dun sa Tagbilaran. Nandito ba si Father Salon? Nandito si Father Salon. No? Kasamahan ko sa... Nandito? Wala. Kasamahan lang ni Father Salon na nandito. So team namin, 13 exorcists na po ang Diocese of Tagbilaran. At ang nangyari mga kapatid, dahil kesta namin, nag-contact sila, sabi ko, punta kayo ni Father Salon. At okay si Father Salon, bakanti yung time niya. Dinilibrance niya, nag-react ang kanyang itong yung assistant sa driver. Dahil makakita na sila, makadamdam na sila sa mga masamang espiritu. At pumunta din ako dun sa 8 hectares nila. Nagdaos ako ng misa. Yan. Torture yung mga demonyo. Yan ang pinakataas. Daos kami ng misa. Natapos ng daos ng misa, nag-exercise ako. Sabi ko sa driver, saan ba yung balite na yan? Yan, Father! Yan, Father! Nagagalak na yung driver. Ayun na, Father! So, sige, tumba mo na yan. Hindi na siya natatakot at hindi na siya nahirapang huminga. At ang buong membro nila na may sakit, yung may-ari ng subdivision, completely healed sila ngayon. At pumupunta sila sa office. Nakita nila na nagsiksika ng mga tao. Sabi niya, Father, idudonate ko sa office ninyo yung 5,246 square meters para sa permanent office of healing and exorcism. Sabi ko, salamat Lord, no? Tinupad mo na yung hinihingi ko sa iyo. At sabi ko, salamat Lord sa mga demonyo. Kung hindi hinaharas yon, hindi lalapit sa atin. Ginagamit pati ng Diyos ang mga demonyo to glorify more His name. Amen! Wala na akong oras. So mga demonyo ngayon, dahil marami na kayo nakatanggap ng knowledge, 5 araw ito. Susunod na araw, pupunta yung mga idol ko, si Father Kabadi, no? Si Father Sikia. Pero bukas, mamaya, babalik ako sa Bohol. Dahil bukas, pupunta ako sa Bataan. Dahil yung isang kilala namin, mag-donate siya ng isang building para sa office. Para magkasimula na tayo. No? Grabe ang Diyos. No? Ginamit niya yung mga demonyo. No? Pwede ba pasalamatan natin yung demonyo? So, galit-galit yung demonyo sa atin. No? Full of hatred yung demonyo. Full of revenge yung mga demonyo. So, kung yung damdamin mo ay full of hatred, you're influenced by hatred heart of Satan. Dalawa lang ang puso or damdamin na nag-influence sa buong mundo. Hatred heart of Satan and sacred heart of Jesus. Amen? God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat.